Bukod sa pagsusupply ng ating makakain, napakahalaga rin na ginagampanan ng mga learning site ang pagbabahagi ng kaalaman para sa mga magsasaka. Panoorin po natin ang kwento ng BTCI AgriFarm. Dati ang isang farm tinitingnan lang na source ng ating iniahain sa ating hapag at napagkukunan din ng mga pwede nating maibenta sa merkado. Sa paglipas ng mga taon ay nagbago na ang ganitong paniniwala at ang isang farm ay nagiging lugar na rin na naghahain ng tamang kaalaman tungkol sa agrikultura. Ito ang layunin ng BTCI AgriFarm dito sa Lucban, Quezon. Ito po ay sinimulan ever since na ako ay tenant pa dito sa lupaing ito. Saka gusto namin na makatulong sa mga magsasaka ay gumagawa kami ng mga model farm. Nagtayo kami ng pispan na kung saan ay ikinumbert namin yung aming rice paddy upang gawing tilapia farm na siya din namin pinagbibili sa barangay, sa community. Meron po tayong mga vegetable, meron po tayong mga manok, mga native. Tayo po ay nagpo-produce din ng mga seedlings at saka ng mga iba't iba pang gulay na dinadala sa mga food terminal sa Lucban, kaya hindi sa Sariaya. Marami na ang nag-a-avail ng ating mga services sa seedling at ito ay nakakarating sa iba't ibang bayan at probinsya. Sinadya nila katumas na gawing fully organic ang BTCI AgriFarm sa maraming kadahilanan. Pinilit po namin self-sustainable ang farm, self-sustaining sapagkat hindi natin maipakita ang success ng programa ng agriculture kung hindi magiging makatotohanan ang aming ginagawa. Sapagkat kung hindi natin kayang ma-serve ang gulay, hindi kayang maipagbili sa iba't ibang merkado, ay hindi tayo paniniwalaan ng mga kababayan natin na gustong sumubok ng agrikultura. At nakakagawa tayo ng mga success story na pwedeng magaya o masubaybayan ng ating mga kababayan. May isa rin silang proyekto na gustong idagdag sa hinaharap. Ang plano po namin mapadagdag dito sa farm ay makagawa ng mga model farm na kung saan ay makakakita ng isang bahay kubo na pwedeng matirahan ng mga 5 katao, ng isang mag-anak na merong makukuha o maaaning palay bilang panggagalingan ng kanilang bigas. May palaisdaan na mapapagkunan ng kanilang pangulam, mga gulay na mapapatubo sa isang mga 300 square meter na land area. Meron ding mga herbal upang sa gayon ay iyon ang kanilang mapapagkunan ng mga halamang gamot sa kanilang mga pangangailangan sa medisina. Hindi na nga lang mga gulay at mga hayop ang maaaring maging produkto ng isang farm na kagaya ng BTCI AgriFarm, kundi maaari rin itong maging paraan para umani ng kaalaman sa agrikultura ang mga susunod na henerasyon.